Hello po, ito na ang aking pagbabalik. Dahil gagawin ko na ang part 2 ng Elf Natural and Sweet. And this time, I'm make sure kung natural and sweet looking siya. Dahil yung una kong nagawa na natural and sweet ay nagmukhang peach na first look na ginawa ko. Yung this is, wait, i-check ko na para hindi na ako marantangan ng hugula dito. And the spice is right. So, nagmukha lang siyang the spice is right. Kaya this time, I'm make sure ko na itong part 2 na to is natural and sweet looking lang siya. Okay, so, hindi ko pa alam kung siguro ipapagbibigay na ako ng final verdict. Pero for sure, maririnig nyo lang din kung ano yung mga pinagsasabi ko sa Elf. The spice is right, mocha moment, natural and sweet na una, part 1, and then the everyday chic. And then yung pinaka-last is sophisticated smoky. Memorize ko na. Itong part 2, nandito ko na talaga ilalagay yung pinaka-final say ko about dito sa Elf. Pero for sure, narinig nyo na ito dun sa mga binanggit kong look, 5 looks ng Elf Mud Format na Summer Breeze. Yes, pwede pong 5 looks or more than kasi 10 shades naman to. So, maalala na kayo kung ano maintento ng looks, ba? So, and after this, isusunod ko yung LA Colors. Makakagawa pa ako sa LA Colors ng may na-upload na akong isa. So, makakagawa pa ako ng 3. Tatlo pang looks ang pwede kasi 12 shades yon. Oo nga, ba't ito 10 lang, 10 shade, 10 colors lang, pero 5 shades ang nagawa ko. Pero doon, 12 shades yun, 4 lang ang magagawa ko ng look. Eh, ganun talaga. So, titingnan ko, basta alam ko 3 na lang ata or 4 din ang naiwan pa sa LA Colors. Yun ang isusunod ko. May na-upload na akong isa na look, pero ako na lang yun, i-invento ko na lang yun kasi ako na lang nag-decide. And then, yung other 3 pa na colors na look na gagawin ko sa LA Colors is ako na lang din yun, i-invento ko na lang din yun. Pero, baka next Thursday pa ulit ako mag-film. Magpahinga muna ko ngayon. So, ayun na nga, in-stop ko muna kasi basta. Is makanar next Thursday na ulit ako mag-film kasi Thursday ngayon ng gabi. June 25 baka magkakamali. Yeah, next na akong 24 June 25. Next Thursday na ako ulit mag-film ng LA Colors, yun na. Kasi magpahinga muna ako for a week, 1 week. Kasi meron tayong bisita. Dinalaw ako ngayon kaya rest muna. Kasi mahirap magpuyat kapag may bisita. Alam niyo na yun, viewers. Alam niyo na yung bisita na yun, yung dalaw na yun. Alam niyo lang. Medyo mahirap magpuyat kasi sasabayan talaga yan ng puyat ka na, tigyawatin ka pa, stress looking pa, kaya medyo sasarap-sarapan ko naman ng matulog. Then next week, balik na ulit sa tuloy-tuloy na pag-film ng LA Colors, mga 3 pa, alam ko talaga 3 na lang yun na looks na magagawa ko, edi ko 4, edi 4. And then after ulit, break muna, tapos ito na tayo sa kung ano man ang mapili kung ano kung yung slick ba or mayroon pang iba, okay? So, wala na ako masyadong sasabihin. Pagpasensyahan nyo na yung kilay ko at sabog-sabog na. Anyway, pinag-decide ako na ipatubo na lang ulit kasi yung pagkaka-flak ko nung huli is mali-mali. Wala siya sa tamang shape. Kaya medyo hirap din ako i-shape siya nitong mga huling video. Na for sure, mahihirapan din ako ngayon kasi sabog-sabog na yung pagtubo niya. So anyway, wala na ano. Gawin na ulit natin sa Elf. Elf na natural and sweet. And I'll make sure na this time it's sweeter and natural. Pang ano lang thumbnail. Kung bigyan nyo na, dagdag ko oras na rin naman. Tsaka ay pinapas-forward ko naman ito. Diba? So anyways, yun lang. Pasensya na po sa tip ko. Explain ko na mahilig ako sa tsaka. Kaya ayan, bumakas-makas na. Nag-stain na siya. Kaya nung bashing, alam ko yan. Sinabi ko na rin yan sa akin. Tensis, ayan, ganyan talaga pagka mahilig daw sa tsaka. Yan ang nangyayari, nag-i-stain sa tip. So, papaayos ko na rin naman soon. Ipon-ipon lang, okay? So anyways, focus na lang tayo sa eyeshadow. Huwag na sa marami ano like sa tip ko. Alam ko rin yan, nakikita ko rin yan. Kahit di na nasabihin, kaya ako nag-turn off ng comments kasi baka masaktan lang ako, diba? Kaya alam ko naman sa sarili ko. So yun lang, tuloy na natin to.
naubos na ang aking tinen, ano ba ito? Liquid eyeliner. Naubos na. Kaya no, nasira yung pagkakakat. Hindi ko nga siya ma-erase-erase. Tapos hindi ko pa siya madagdagan para maging black. Kasi naubos na siya. Wala na akong black eyeliner. So, baka naman may mabuting loob dyan. Makapanood. Magkaroon din ako. Bigyan din naman ako. Chant. Hindi, bibili na lang. Kung may budget na. So, hindi ko alam paano ito naubos na. Paano ko magagawa yung elf pagka ganito naubos na siya. Anyways, so, ngayon ang pag-usapan natin. Natapos ko na po siya. Ito na po siya. Yan. Pasensya na po talaga. Hindi ko na siya maayos. Kasi wala talaga akong ano. Ayaw na talaga niya maayos. Nakakaasar nga eh. Hindi ko alam ang gagawin. Pero anyways, hayaan po natin na importante naman is the overall. Hindi naman masyadong effective yun, di ba po? Ngayon, ayusin ko lang itong aking ano, para mas mag-stretch na ang aking pilik mukha. Dry na siya, so pwede na siyang i-brush. Para mas lalo lang siyang mamakadkad pa naman. Ngayon, parang nagdikit-dikit nga siya eh. So, binabrush ko lang po siya, so balik ako mamaya. So, ayun na nga, pinatapos ko na ulit. Yan na siya, natural and sweet. Ginamit ko pong lipstick is Everyday Love Plus PH. Ang shade po niya is Sunset Chaser sa Velvet Matte Collection nila. So, nandun po siya. Medyo maaga ka na tapos ngayon, 1:41. Mag-start ako ng 11:30, I think. So, natagal naman ako sa pilay ko kasi sabi ko nga, pag ganitong buhaghag siya, ang hirap po niyang i-shape. Kasi tulad niyan, parang hindi siya shape, pero ayun po, meron po siyang buhok sa kilay na nangi-istorbo. Kaya parang mis-shape siya, pero hindi po yan. Nang-shape talaga, ganyan lang po tayo. Anyways, so ito na po yung natural and sweet kong look. Diba, mas okay po siya. Ngayon, mas okay na mas natural and sweet. Sinamit ko po is tomato rin na blush on. Mas natural and sweet siya compared dun sa una nito na talagang dark talaga. Nainis talaga ako, sorry guys. Nainis talaga ako dyan sa liner na liquid eyeliner na hindi na nais. Anyways, yun. So, bago natin makalimutan ang lahat, kailangan na-switch pa ang look natin para natural and sweet talaga. So, ganun talaga siya. Talagang peachy color talaga siya. And, bago ko rin makalimutan ang lahat, so, pinakita ko na sa inyo. Ito po talaga yung natural and sweet na look. Ayan po talaga siya. Alam niyo naman ako, di ba? Parang hindi po na gusto kong walang twist. Alam niyo naman ako. So, gusto ko siyang lagyan ng twist. Di ba? Kasi matte. Pure matte shadow. Wala namang masama or pangit kung pure matte siya, di ba? Ako kasi, alam niyo na, kailangan may something po dyan sa glitter sa other side ng face natin. Gusto ko rin ng iba pang glittery, chinarma keme. So, lagyan natin siya ng, so, yellow yung nilagay ko ha. Yellow. Ay po, hindi ko sure kung yung brown. Pero yung yellow na lang siguro. Kapag glittery naman ito. Ayan. Isang ganun lang. Tapos i-shake-shake, no? Kasi, mahirap na. O, diba? Walas na. Isang ganun ulit. And then, sa kabila. So, dito po sa kabila, basa. Basa yung eyes ko dyan. Ayan, bongga. Alam niyo naman ako mahilig sa pastries. Bongga. Bongga. And then tapos, daganan na lang ulit yung ano. Kasi hindi naman nag-bisable na lang. Liquid eyeliner. Tapos maglagay-lagay ko pa ulit na ano. So, dagdagan niyo na lang po ulit yan ng liquid eyeliner. Yung liquid eyeliner niyong napatungan na. So, blend natin yung upper crease, yung inner crease, yung outer crease, blend, and that's it. Okay na po, tapos na po siya. Kairita po talaga, no, yung nangyari dun sa eyeliner. Makakainis po talaga. At saka ngayon pa talaga ako naubusan, diba? Sa bagay, kasi naman sa mas nakano, naubos siya, diba? Yeah, so, advice ko lang po, hindi po pwedeng maglagay kayo ng powder pag nakalagay na kayo ng liquid eyeliner kasi sayang naman. Pero since ako naman nag-makeup, diba? Ako naman po, so, at least sinasabihan ko na kayo, in-advise ko na kayo, diba? So, ako lang, kasaway gumagawa ng mali, gano'n? hindi naman halata. Tsaka kung maglalagay rin naman kayo ng extend, ano yun, ng false eyelashes, okay na kahit hindi mo baguhin kasi matatakpan din naman yan yung ginamit mong, ano, parang pakat-eyes na gano'n na liquid eyeliner. Matatakpan din yan eh. Matatabunan din ng, ano, pandikit o kung automatic at yung o kung yung may dikit na ano ang ilalagay mo matatakpan din naman ng false eyelashes yun. So, touch na lang. Ayun po siya. So, yun nga po. Gaya nga sinabi ko sa past video ko sa mga elfies. Kung napansin nyo po, hindi na ako na siya masyadong ano, hindi ko na masyadong binalang gano'n. Parang twice na lang ako nag-umuha tapos paulit, binlend ko na lang paulit-ulit na. Kasi po,
na mga sa pangatlong video ko, na-discover ko po na ang elf ay may buhok pa yun. Na ang elf po ay upon applying is hindi siya, hindi nagpapakita. Pag in-apply mo siya, hindi nagpapakita ang pigment niya unless paulit-ulit mo siyang i-scrape doon tapos paulit-ulit mo siyang ilalagay. Just like yung ginawa ko sa eyelid area ko, sa eyelid part, tatlong beses ko siyang ginanong-ganan ng brush. So, ganun po ang effect na hindi po siya nag-pigment kung hindi mo po siya uulit-ulitin, hindi po mapapakita agad yung pigment niya. Hindi po lilitaw agad ang pigment niya kapag ka hindi nyo po siya kinapalan yung apply, yung powder niya, rose powder po siya. Kaya, ang masasabi ko lang na isa ko lang, ang advice ko is do not do that. Parang huwag kayong palilin lang. Kasi si Elf, kahit po katulad ng ginawa ko kanina, di ba, dun sa mga crease area, twice ko na lang po siyang ginantip. Yung isang ganun ko in-apply ko, tapos nag-count ako, may ano ko, nakita nung pantay na yung sa side area niya, yung color, yung dark na gusto nyo i-achieve doon. Pero I think, huwag nyo nga gagawin dahil. Basta, kayo mag-set ako na. Sige, hanggang dalawang ang lang, kuskus lang doon. Tapos nag-count ako lang, siguro 20, ganun. Kung paano ko i-blend, ganyan. Basta pag okay na sa inyo na, pag paano nyo mag-simple, iba tayo ng style, iba tayo ng blending style, iba rin yung style ko ng blending. So, nung nakuha ko na yung blend na gusto ko, na kulay, sabi ko, sige, dagdag natin konti. Minag-scrape ulit ako, and then count ulit ako. Okay na yan, dun na, okay na, light. Diba, parang hindi pa nga siya masyadong dark na dark eh. Dun sa mga crease, parang sumabay lang yung kulay dun sa eyelid, sa crease. Lahat tapos yung number 5. Yung number 5, kung makapansin nyo dyan, hindi pa siya ganun ka-dark. Ganun din ang ginawa ko. Twice ko lang na ikinuskus dun sa number 5, shade number 5. Twice ko lang na kinuskus, sinilend ko hanggang sa kung ano yung gusto nyong blend na makuha nyo. Ako yun lang yung gusto kong blend na makuha ko. Pero may count kong ginawa, kinawan ko siya. Parang 20 times na ganun, tapos nag-add ako lang. Tapos sabi ko parang hindi pa masyadong na-blend kasi parang mas dark na dito. Kaya dito ko na, pinantay ko yung pagka-blend. And then, yun. Nakuha ko na yung looks, ganun. Diba, hindi na ako yung twice ko lang na ganun. So, dinaandaan ko na sa blend. Kasi huwag kayong papalin lang. Sa mga past video ko, kung napansin nyo, hindi ako nakontento, diba? Ilang beses ko ginagamit tapos ganyan. Hanggang sa makuha ko yung gusto kong pigment na habang ina-apply. Doon ko dinaan. Gusto ko, habang ina-apply ko, ma-achieve ko yung pigment na gusto ko. Ganun yung ginawa ko sa mga past video ko. And then, ang nangyari is, while doing my mascara and whatsoever and anything, doon ko napapansin na nagiging dark na siya, nagiging dark na ganun. Tapos nung nag-spray, lalo na pag nag-spray na ng ganito, kasi ito ang ano ko kasi dito, refreshing facial mist, diba? So parang hindi ka mukhang haggard, yung hindi naman yung kasi habang tumatagal yung makeup mo, para fresh lang. So parang wet look ano, in-spray mo to. Pero may mga ganito din na pag in-spray mo is mas maganda yung color outcome niya, parang hindi mukhang sabog, hindi mukhang haggard na manangingiting sa face, hindi nga pag fresh. Yun yung sa tingin ko sa ganito, kasi yung experience ko dito, kaya nga refreshing, dapat fresh lang ang makeup sa'yo, okay lang ganyan. Pag ini-sprayan pa siya nito, Diyos ko, lumalabas yung kulay niya talaga, as in nagpapakita talaga. Hindi na napapansin ko pa, pag wala nang ring light, natapat na lang ako sa salamin, ganyan, nag-ilang ako sa CR, yung ilaw na ng CR, ang ano, nakikita ko yung, grabe, as in sobra kung nakikita niyo yung mga nilalagay ko dyan, mga ganyan dito sa ilalim na mata na powder na, kasi yung mga dito, uy, grabe po, putok na putok, as in super dark niya, na hindi na siya, parang mostly na ng looks ko, yung mga na-upload ko, mostly ng looks ko dun, pag walang ring light, ha? Pag walang ring light, smoky lahat. Ganun po siya. So, ito naman, tinitingnan ko naman dito sa mirror ko sa kabila. Walang ring light, napaka-light lang po talaga niya. Light lang po talaga siya. Hindi katulad ng mga past na pag nakatapos ko na yung video, harap na ako din sa salamin ko. Dark po yung na-make. Dark yung look ng makeup na siya mukhang natural. Unlike ngayon po, ganyan ko dyan, natural lang siya. Hindi po masyadong halata itong eyeshadow ko. Buti nga dito, may ring light na halata. Okay. Pero hindi siya ganun ano ngayon. Kasi nga, konti lang yung na-play ko, pero kita pa rin. Kita pa rin siya. Light na siya ngayon kasi ganun. Control na lang po siguro. Kasi the more na i-apply mo, habang tumatagal pala siya, lumalabas yung tunay na kulay niya. So ngayon, na konti lang yung in-apply ko, sakto lang po siya, light na. Kasi po, yung binibigyo ko sa past na mga na-upload ko na, mukha naman po kasi yung light pag may ring light. Pero pag kamarap na ko, yun, ulitin na ako sa CR, mag-ilamas na. Napaka-dark. Sobrang dark po talaga niya. As in dark. Lalo na yung ginawa kong yung in the right. Ano yun? The right. Itong the spice is right. Orange peach na po ang kulay nun. Ito, peach lang. Pero hindi pa nga eh. Lighter peach ka nun. Yung the spice is right nung wala sa kamyon, orange peach po yun. Kasi nga po, akala ko kasi na ma-achieve ko yung ganung shade or color na lalabas kapag mas inam niya. Hindi pala, pag tumatagal pala, dun pala lumalabas kasi yung apply niya. Kaya huwag po kayong papalin lang sa elfa. Medyo control lang po kayo kasi parang may magic siya eh. Ganun. Di ka tulad ng Wet n Wild na talagang pag in-apply mo, bibigyan niya talaga sa'yo yung pigment, talaga na pigment. Ito parang Rimmel, pero pag natapos mo na i-apply, aba, mag-Wet n Wild pigment ang ano niya, ang outcome niya, sis, grabe. Kaya ang advice ko sa e.l.f., hindi ko sure kung yan lang mud format ha. Kasi yan lang, yan pa lang naman ang e.l.f. ko, tapos highlighter na e.l.f., yun lang pa naman ang
mga yan lang ang dalawang e.l.f. brand ko sa akin ay oo, shadow tsaka yung highlighter. Hindi ko lang sure sa ibang eyeshadow ng e.l.f. kung ganun din siya, pero mas probably ganun din kasi iisa lang naman ang company, no? Huwag kayong papalin lang talaga, kasi huwag kayong palilin lang dahil ang tunay na kulay lalabas sa huli. So ingat-ingat na, as much as possible, konting apply lang. Pag na, yung akala nyong light dito, pag wala na kayo sa ring light sa camera, natural na lang, dark po siya. Masin po. Kaya, right amount ng powder, blending, tamang application sa eyeshadow mo dun sa e.l.f., yun po yung advice ko talaga. Based on my experience po, ganun. Pag light-light, ganun. Yung smoky ko nga dun, sobrang, ano, sabi ko, hindi ko masyadong kakapalan niya niya. Kasi may hindi po ako nakontento. Yung sophisticated smoky yun na na-upload ko na, akala ko, ano lang, pero nung nawala na ako sa ring light, magigilamos na ako, mata ko din sa CR. Grabe, parang may ulit. Yung medyo slight pooling yung na-i-apply ko din sa dito na kasi ba-black nga yung pen, 10 black na yung last color. So, ganun po yung ano sa ring light. Parang wala rin, no? Diba? O, ang light-light na yan. Pero dito, medyo, naka-achieve ko yung natural light na natural and sweet. Mas light lang nga siya. Nalumabas dito kasi may ilaw tayo, may ring light. So, mas lighter siya. Pero dito, sakto na. Hindi na rin siya dark na dark. Kasi nga, mukha na rin yung technique ni e.l.f. Ganun siya. So, yun lang po yung advice ko. Tamang amount lang po. Huwag mo siya doon damihan. Kasi hindi po kaya hindi siya pigment ang ina-apply nyo. Eh, ganun lang itsura niya. Kasi habang tumatagal malamas po ang tunay na kulay niya. Huwag po kayong palilin lang. Kaya na sinabi ko ulit. So, yun lang po. Ako po na po ang tamang formula pag-apply kay e.l.f. Yun lang po ang maa-advise ko. Sana po nagustuhan nyo na ating part 2 ng natural and sweet. I hope na-sweeter na siya ngayon. Kahit hindi naka-sweet, basta natural looking na lang. Sana po nagustuhan nyo. And may twist-twist po yan. Nalagyan ko po ng twist. Kami naman ako mahilig sa twist. Anyways, hanggang dito na lang po ang video ko. Masyado na kumarami na italak. Pero yun po yung honest review at opinion ko about e.l.f. Maganda po siya. Totally worth it po ng pera nyo pag bumili kayo. At saka, maganda ang pigment. Konting ingat na lang po sa amount ng powder na ilalagay nyo sa inyong mga eyeshadow. Pero the brand is okay. I think this is a drugstore brand. US, kung daw ako nagkakamali. Pero yun ang alam ko, US drugstore brand siya. Pero correct me if I'm wrong, okay lang po yun. Dun sa part na yun. So, para sa akin, worth the money, worth po siya. Itong e.l.f. matte format, I don't know, sa ibang eyeshadow ng e.l.f. Pero sa tingin ko, same formula lang yun kasi isang company na. At yung ano nila, maganda rin. Okay din po sa akin yung highlighter nila, maganda. So, okay sa akin, ang e.l.f. matte format, super okay na brand. As in, pwedeng-pwede po sa mga kaya kong starter. Yung nag-makeup lang sa sarili, ganyan. Yung mga medyo marunong mag-makeup. So, pwedeng-pwede po siya. Yung bilhin, pwede rin yung kung itong start na pag-aralan mag-makeup. Gayahin yung mga ginawa kong make eyeshadow looks. Diba? Kung mas maganda ang pagkakagawin niya, be quiet. Diba? So, recommended siya. Maganda siya. Worth the money. Okay po ang pigment. Okay siya for starters, beginners, sa mga nagme-makeup lang, gaya ko, na pang sariling makeup lang, okay na okay po talaga siya. As in, hindi po siya yung parang binastos lang na makeup, ganyan. At safe naman po, kasi original naman siya ng fake na nagbibili lang. Hindi naman sa akin, hindi siya makate sa mata, sa mata. Okay po siya. So, yun na lang sasabi ko, di ba? Okay siya. So, sobrang ganda. Hindi pa naman siya yung sobrang ganda nga, kasi di ba, meron siyang magic eh, may magic. So, pag first timer ka, baka, wow, ganyan na paano ka, kasi meron siyang magic, meron siyang pakulo, ganun, parang siyang magic lipstick eh. Pag in-apply mo, kala mo lip gloss lang. Tapos, pag tumagal, nagre-red na yung lips, parang ganun. Pag in-apply mo, alam mo, ganyan-ganyan lang. Pag tumagal, naputok na pala yung eyeshadow mo. So, yun lang po ang masasabi ko sa e.l.f. Worth your money talaga yan. Worth the price. Kasi hindi naman siya ganun din kamahal. So, okay lang. Pasok naman sa budget ng palit niya. Kumpara din sa talaga yung remil na sa gatuan. 100 na tapos, 4 shades lang. Ay, nakayo ko na magsalita. Basta, panoorin nyo. Yun lang ang masasabi ko. Yung quadro na remil. Ay, nako. Walang-wala. Malayo-malayo. Hanggang dito na lang po. Magpumontage na tayo. Bye. Hope you like it. This is part 2 of e.l.f. Matte Format Eyeshadow Summer Breeze. And this look is called Natural and Sweet. Bye.